guys, good morning. Welcome to my channel. So today, ituturo ko po sa inyo kung paano natin malalaman na sino nakakonect sa ating wifi. So easy and simple steps lang po, guys. So kasi may iba dyan na marunong mag-hack o may kasambahay ka or may sakop ka sa ano mo, bahay mo na alam niya yung password. So hindi natin maiwasan na sasabihin niya sa mga kaibigan niya na kapitbahay niyo o may madalas na pupunta sa inyo kasi alam nila ang password. So dito natin malalaman, guys, kung sino talaga ang nagko-connect. Kasi sa experience ko is maglo-load ako ng 200, so hindi lang aabot sa 1 week. Dapat aabot yan kasi 12 gig yan eh. So nagtaka ako na bakit ang dahil maubos. Nagpe-Facebook, nag-YouTube. Taka ako, mag-refresh ako eh. Wala na akong data, naubos na. Baka ninakaw. Pero nag-research ako kung paano ko malalaman. So dito nakikita ko. Dito ko nahuli na nalaman ko na kung paano. So ito pala ang gagawin natin. So punta tayo sa sa browser dito. Ito po gamit ko, Crypto Browser Pro, kasi nagmamine ako ng Bitcoins. So yan. So sa address bar na dyan, so type nyo https yan, semicolon /192.168.1.1. yan. So i-direct tayo dito. So nakalagay dito is your connection is not private. So attackers might be trying to steal your information from 192.168.1, for example, passwords, messages, or credit cards. So ang gagawin natin dito is i-click lang natin tong advanced dyan. So nakalagay dito sa baba is this server could not prove that is 192.168.1. Its security certificate is not trusted by your computer security system. So this may cause by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection. So guys, huwag tayong matatakot dyan kasi Wi-Fi lang naman yan eh. Hindi naman yan mag-account o anong mga valuable items na meron tayo sa online. So, eto, payo ko lang, guys. Huwag lang kayo maglagay ng banking information nyo kasi maraming phishing sites. So, maraming mga hackers. So, pag nilagay nyo yung information nyo na tulad ng account ID or bank ID at saka yung PIN, so, for sure, mahahack niya yung pera nyo. So, malaking kawalan nyo at saka matutuwa yung mga hackers na yan. So, para maiwasan natin, guys, so wag na natin ang ilagay yon. So, dito, balik tayo dito, guys. So, after nyan, guys, para makapasok tayo sa PLDT home, so dito, basta i-click nyo ito, so, or i-tap nyo sa cellphone nyo. Proceed to 192.168.1 and save. Yan. So, dito na tayo sa PLDT home. Kapasok na tayo. So, dyan, itatype natin yung password. So, mag-password muna tayo, guys. Yan. Yan. So, kapasok na tayo. Welcome, thanks for choosing LTA. So, i-skip lang natin to. Proceed na tayo sa ating menu. So, internet, home network, phone book, SMS, wireless, router. So, guys, mayroon pala akong sabihin sa inyo. So, kung gusto nyong malaman kung paano mag-change pass at saka change name sa wifi nyo, so, mayroon akong video na in-upload kanina. So, yun, panoorin nyo yun at don't forget to hit the subscribe button at saka notification bell and thumbs up kung nagustuhan niyo yung video ko. So, ang gagawin ko lang is tutulungan ko talaga kayo. Kung ano nalaman ko, ipapasa ko.
So dito guys, so dito tayo sa home network. Yan. So nakita nyo dyan, DHCP settings. So ito ang settings sa ating ano, Wi-Fi router. So hindi dyan importante. So dito tayo sa ano, device management. So dyan. So yun ang dashboard niya. So dyan na makikita na kung sino ang nakakonect sa ating Wi-Fi. So nito name, device name. So ito, Addison Elijah. So sa akin to. So computer. So device status is online. So kasi yung phone ko ay ano, naka-off yung Wi-Fi ko. So wala ni, hindi nalagay dito ang ano, sa dito sa dashboard ng aking cellphone. So diyan IP address ng ano, computer or sa phone, MAC address, connection is LAN, kasi LAN ito isa computer ito, connected time kung ilang oras o ilang araw na naka-connect. So diyan, so click nyo kung itong all connected devices para malaman nyo kung ilan talaga ang naka-connect dati, kanina o kahapon. Diyan pag-click nyo dyan, so malagay dyan na kung ilan ang naka-connect. So kanina, naka-connect itong phone ko. Ito yung phone ko, Android C945E. Yan ang ano ko, cellphone ko. So ito, MAC address. So connected time. Device status is disconnected. So ito iPhone. So ito lahat isa amin to. So isa lang ang naka-connect ngayon, ang computer ko. So para malalaman niyo kung naka-connect talagang na ano, naka-connect ba to, ito akin ba to, so i-ano ko to, i-online ko to. Teka lang. Dito tayo sa connected devices guys. Yan, okay. See? Nakalagay dyan, Android C94. So, akin yan. So, kasi ino-on ko na yung Wi-Fi ko. So, Wi-Fi. Kasi naka-Wi-Fi. So, itong LAN is sa computer. Yan ang main. Naka-connect sa LAN. Local Area Network. So, yun lang guys. So, kung may natutunan kayo, so hit thumbs up at saka don't forget to subscribe at saka hit the notification bell para ma-notify kayo na may bago akong video na i-upload. So, maraming salamat sa pakikinig nyo sa aking video guys. So, see you next time. So, yun lang guys. Thank you.